Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging tapat, makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tapagligtas nito. Kung paanong sasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa sanlibutan. Nihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ang lalaking kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang niyahayag nito, ang kaugnay ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tinutukoy rin sa bawat isa sa inyo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo
ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalad na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya mangkukulang sa namang kailangan. Ang buhay liligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya iunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala naman Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Papuri sa Diyos ang pagkatibinayag niya. Pari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kaniyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na arina, anupat umalsa ang buong masa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang sentro ng turo ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. Bakit kaya? Dahil doon po tayo galing. Saan? Sa paraiso. Ang paraiso noon na siyang unang tahanan ng tao ay sapat sa lahat ng kaniyang pangangailangan. Sapat sa lahat ng bagay na pwedeng makafulfill nung kaniyang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, meron tayong dalawang account of creation sa chapter 1 and chapter 2 ng Genesis. Sa chapter 1, una munang nilalang ng Diyos
ang lahat ng kailangan ng tao. Sa huli niya nilalang ang tao nung nalaman niyang sapat na ang lahat ng ito. Yun yung first account sa Genesis 1. Sa Genesis 2, una niyang nilalang ang tao bilang pagpapakita ng supremacy ng tao doon sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Si Jesus bilang Mesiyas ay naghahatid ng panibagong paraiso at ito ay ang paghahari ng Diyos or the kingdom of God. At ang kingdom of God ay walang iba kung hindi sa langit, ang paraisong inaasam ng lahat ng tao. Kung papaanong nagkasala noon ang tao, binibigyan naman ngayon ni Jesus ng pagkakataon ang tao sa kaniyang panahon na unawain kung ano ang paghahari ng Diyos. Kaya siya ay gumamit ng dalawang simboliko o talata o talinhaga kung paanong ihahambing ang paghahari ng Diyos. Narinig po natin sa pagbasa, narinig natin sa Ebanghelyo ang dalawang paghahambing na ito. Ang una ay ang butil ng mustasa. Sa maliit na butil na ito, na mas malaki pa po ang butil ng munggo, ito ay lumalaki, nagiging hanggang 6 feet ang kaniyang taas at yumayabong at napakinabangan ng mga ibon. Sa ikalawa ay ang babaeng nagmamasa ng arena. 3 takal na arena ay pwedeng magpakain ng 100 katao. Nangangahulugan na sa dalawang paghahambing, ang paghahari ng Diyos ay nag-uumpisa sa maliit na bagay. Hindi kailangang magarbo, hindi kailangan talagang napakalaki mag-umpisa ang ating gawain upang maunawaan ang kaharian ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos sa mga simpleng bagay upang maunawaan natin na ang pagkaunawa sa kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa maliit na bagay. Butil ng mustasa na lumaki at yumabong hanggang 6 na talampakan at napakinabangan ng mga ibon. Mula sa 3 takal ng arena, ito ay umalsa at nagawang tinapay upang mapakain ang 100 katao. Mula sa maliit, lumalaki ito kapag mayroon tayong ginagawa na kaugnay sa kaniyang salita. Nangangahulugan po na mag-uumpisa ito sa maliit na pananampalataya at ang pananampalatayang iyan ay kailangang lumago, kailangang umalsa upang mapakinabangan ng iba. Sa pananampalatayang meron tayo ngayon, tayo lamang ay makauunawa katulad ng pag-unawa natin sa paghahari ng Diyos, kung tayo'y yumabong na, kung tayo'y lumago na, katulad ng butil ng mustasa, o kung tayo ay umalsa na sa pananampalataya, katulad ng 3 takal ng arena. Hindi lang pala natin tatanggapin
ang paghahari ng Diyos. Kung hindi may pipiliin ka, may gagawin ka, mayroon kang partisipasyon o pakikibahagi upang maunawaan ito at maisabuhay ang kaniyang pag-ibig. Ang mensahe ni Kristo ay ang lumago ako sa pananampalataya upang maunawaan ko ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Mas kadalasan, nagiging bansot ang ating pananampalataya dahil hindi tayo nakatuon sa salita ni Kristo. Nakatuon tayo sa sarili nating paniniwala. Nakatuon tayo sa sarili nating interpretasyon. Nakatuon tayo sa sarili nating convenience. Kaya nananatiling bansot ang pananampalatayang itinanim sa atin noon paman. Kaya po hinahamon tayo ng Diyos sa araw na ito na maging katulad ng butil ng mustasa o maging katulad ng tatlong takal ng arena. Nasaan na ako ngayon sa aking pananampalataya? Tumubo na ba ako? Lumaki na rin ba ang pag-unawa ko sa Diyos? Lumawak na rin ba at napapakinabangan na rin ba ng ibang tao ang pananampalatayang meron ako? O nananatili akong bansot dahil mas naniniwala ako sa gusto kong paniwalaan? Kung papaanong hinarangan ang paraiso dahil sa kasalanan ng tao, binuksan ito ni Jesus upang tayo naman ang makapasok dito pagkatapos ng ating paglalakbay. Napakagandang katapusan, napakagandang ending ng tao ang ibukas ang kaharian ng Diyos dahil sumunod tayo sa nangunguna rito, walang iba kundi si Kristo. Sana po, pagsikapan nating lumago tayo sa ating pananampalataya. Yung pagsusumikap, yung dedikasyon mo na gawin ang iyong debosyon ay pamamaraan upang lumago ka sa pananampalataya. Yung paggising mo sa umaga, uunahin mo ang Diyos. Magsisimba ako, magdarasal ako, magdidebosyon ako. Yun ay maliliit na bagay na kapag araw-araw mong ginagawa, lumalaki at lumalago ang iyong pangunawa. Yung manatili akong matatag, manatili akong kumakapit sa Diyos kahit na may unos o alo ng buhay. Ang mga alagad man ay nanatili ring matatag at kumapit kay Jesus nang sila'y hinahampas ng alon sa dagat. Hindi tayo makaiiwas dahil ang tunay na Kristiyanong sumusunod kay Kristo ay napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ipinakita na yon ng ating Poong Jesus Nazareno kung papaano magtagumpay. Sana magtagumpay din tayo at magkita-kita tayo sa paraisong ginawa ng Diyos sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbibigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan ng mga kultura at mga pinapahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na nakalikasan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Suri na mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa ating mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating parish finance office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Tinitinto ka namin. Parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus, Nazareno, tas mo kami sa makasalanan. Ang puso na matayan ay sa isang maraming pagkakasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan Nuestro Padre Jesús Nazareno,